Good morning. Good morning mga Kalingap viewers, Kalingap subscribers, Salit viewers. Good morning po sa inyong lahat. Ngayong umaga mga Kalingap, gagawa tayo ng reaction video tungkol dito kay Tatay Ruel. Alam niyo po, napanood ko po yung upload. Napanood ko yung upload ni Ruel Umalalag. Shout out kay Ruel Umalalag. Natatawa ako. Natatawa talaga ako. Alam niyo kung bakit? Sabi ko, mukhang na-onsen na naman tayo ni Tatay Ruel. Mukhang napaikot. Napaikot niya ang aming kalingap. Tatay Ruel talaga. Shout out sa iyo, Tatay Kuya Ruel. Yan, sana po. Tuloy-tuloy na yung inyong magandang pinapakita dyan sa Surigao. Alam niyo po mga kalingap, kaya habang pinanood ko, natatawa ako. Oo. Kasi nung nandito siya sa farm ni Kuya Bal, grabe ang tantrums, grabe yung napapanood natin. Andoon yung nag-iiyak, sinapak yung kanyang misis, andoon yung kaharap si Kalinga Prab, gusto magpakamatay, nagpapaalam kay Kuya Bal na gusto nga umalis, bahala na daw, nasa lansangan na lang daw siya. Sabi ko, magaling artistahin to si Tatay, si Kuya Ruel. Artistahin siya mga Kalinga. Napanood ko kasi sa video ni Ruel Umalalag, yung bagong upload ni Ruel about kay Tatay Ruel na nandoon na sila sa Surigao. Pero bago mga kalingap ko ituloy yung aking reaction, ilambing ko lang muna sa inyo si Kuya Bal. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan kay Kuya Bal, kay Ate Edna, kay Kalingap Rabi, subscribe natin. At syempre po, ang mga Kalingap partners, subscribe po ninyo. So balik na tayo. Ito na nga, no, na napapanood ko na, ako mismo talaga natatawa ako sa sarili ko. Sabi ko, noon pa man sinabi ko na na wala namang sakit yan. Walang sakit yan kasi kung may sakit talaga yan, baka naman may ginawa ng ano yan doon sa farm. May ginawa ng hindi ka nais-nais. Kaso nga lang talagang ginagawa niya lang ito pag andyan si Kuya Bal, pag andyan si Kalinga Prab, doon siya nagtatantrums. Doon siya nagpapakita ng gilas. So, para mas makita natin ang maigi, panoorin natin ang video nito. Maiksing video po galing kay Ruel. Umalalag. Ito po. Hindi pa malandong ko na dili ko na makita. Salamat sa inyong pagtabang. Salamat sa kit. Salamat sa Team Kalingap. Salamat sa Team Kalingap. Maraming salamat din po sa Team Kalingap. Kundi din po dahil sa iyo, hindi ko na, akala ko hindi ko na makita ang mama ko. Kasi nung tagal ng panahon na 29 years, na hindi ko nalimutan si mama, pero si mama nakalimutan sa akin impuns ako sa Facebook. Napatay na ako nung magpusilisay sa Facebook na buhay ba ako. Nabuhay muli si mama na yung puso niya, hindi niya na alala nung nakaraan. Ngayon na naalala niya, nagkita naman kami, sama-sama na kami ni mama. Kahit kami naghihirap ko dito, masakasama ko po ang aking mama. Di na kamo ulit ito, gani kayo mag... Mga Kalingap, nagpasalamat po sila nanay, sila mama, may Kalingap, kasama ko na aking nanay. Bisa kami dito maghihirap, kasama ko si nanay ko, ayos lang. Napanood natin. So, makita mo dyan. Makita mo ha. Unang-una, siya, tinuturoan niya yung anak niya paano mag-module o paano mag-doing, paano mag-sulat. Tapos, meron na silang tindahan. Pwede po ba?
wala tayong narinig, eh. Wala tayong nakita na si Tatay Ruel nagwala na naman sa Surigao. Wala tayong nabalitaan kasi kung mangyari man yun, mababalitaan natin yan kasi nandoon po si Kuya Macau. Andyan sila si Ruel o Malalag, may mga connection sila doon. Pero alam niyo po ang nakita natin, kabaliktaran. Ano ba ang nakita ninyo? Bigla siyang naging maamo. Bigla siyang nagiging mabait. Yung ginagawa ni Tatay Ruel sa Surigao, hindi ko yan nakita dito sa Daet, doon sa farm. Hindi. Kasi pag tuwing may tao doon, pag tuwing ini-interview siya, lagi siyang may hinaing. Lagi siyang may hinanakit. Pero sa Surigao, kita nyo naman, napakaamo. Napakabait. Ano kaya ang dahilan? Naalala ko talaga, pag naalala ko yung dito sa farm, yung kinuntahan ni Kuya Val at ni Brooks. Kulang na lang, bibit-bitin ni Kuya Brooks. Eh, no? Kulang na lang, pasanin ni Kuya Brooks. Pero alam niyo po, ako talaga, hindi ako naniniwala na mayroon siyang problema sa pag-iisip. Eh. Hindi ako naniniwala. Kasi sinabi na rin ng mga anak na ganun na talaga siya. Ganun na talaga yan. So ibig sabihin lang, yung kanyang pinapakita dito sa Daet, eh talagang pamamaraan niya siguro yun. No? Pamamaraan para makawala. Para makawala sa farm. Kasi pansin nyo, pansin na natin ngayon, napanood natin yung video. Hindi naman pwedeng kahaka lang yan. Napanood natin yung video, talagang umaamo siya sa mga anak niya. Tinuturuan. Doon kay Ate Helen, mabait siya. Alam mo ang swerte ni Ate Helen. Dapat Ate Helen, noon ka pa dapat umuwi. Noon ka pa dapat umuwi ng Surigao para hindi ka na masakta ni Kuya Ruel. Ang problema, pinatagal mo pa eh, kaya tuloy. Kahit sa harapan ni Kuya Val, talagang nabibigwasan ka. Pero bumait po siya doon, mga kalinyo. Kaya ako natutuwa ako kita, Tatay Ruel. Natutuwa ako sa ginawa niya eh, na makita mo na yung anak niya, napakalambi niya sa anak niya, at tinuturuan niya, may bonding na sila. Kasi dito sa farm, hindi sila malapit ng anak niya. Pumapasok lang sa isip ko, ano ang dahilan? Bakit biglang umamo si Tatay Ruel? Wala namang gamot na pinainom yun siguro si, doon sa Surigao. Kasi hindi man pina-check up yun sa mga doktor. Ang duda ko lang, ha? Ang duda ko lang. Natakot si Tatay Ruel. Natakot si Tatay Ruel kasi yung pinuntahan niya yung lugar, hindi niya nabaluarte. At andoon ang mga kapatid ni Ate Helen na mga lalaki. Ang lalaki, ang lulusog. Eh kung magwala siya doon, eh pag hinawakan siya sa leeg noon at itinapon sa labas, eh problema niyang malaki. Kaya sa tingin ko, yun ang dahilan. Yung change location at pamilya na ni Ate Helen yung nakakaharap. Hindi na vlogger eh. Wala nang kamera eh. So wala siyang choice. Kundi, naisip-isip ni Kuya Ruel, magpapakabait ako dito. Kasi kung mamaya anong mangyari, baka saan ako dalhin. Yun po no, ang ating napanood. At nakakatuwa, kasi sabi ko nga, kung yung ugali na yan ni Tatay Ruel, pinakita niya na dito sa farm ni Kuya Bal, ako sigurado ako, ang daming tutulong. Ang daming pwedeng pagkatiwalaan siya. Ako nga eh, dati pa gusto ko siyang paalagain talaga doon ng ano, magpapaalam kami kay Ate Edna, kay Kuya Bal na magpapaalaga tayo kay Kuya Ruel ng baboy, tapos ibinta, hatiin yung kita. Yun ang plano ko noon eh, kasi nakita ko talaga kita Tatay Ruel, masipag magtanim. Hindi ko inakala, itong bandang huli pala, eh ganyan na siya. So napakagandang pagbabago ito, magandang pagbabago. Kaya sana Tatay Ruel, Kuya Ruel ha, kung mapanood mo man ito, eh ako po'y nagpapasalamat dahil hindi ka na ganun kailap sa mga anak mo. Nagkaroon ka na ng time. Sana totoo na ito, Tatay Ruel. Hindi yung pakitang tao lang kasi pag hindi mo yan sineryoso, eh ikaw din. Alalahanin mo ang layo ng Surigao sa Daet. Hindi mo pwedeng lakarin. Sabi mo dito sa farm dati nung ini-interview ka ni Kuya Bal na bahala na Kuya Bal, gusto mabubuhay naman ako sa lansangan.
Ay, huwag mong gawin yan dyan sa Surigao kasi maraming ano dyan. Maraming langgam dyan, baga kurutin ka. So, yun po mga kalingap yung ating video, no? Ating reaction about kay Tate Ruel. At dito naman kay Ate Helen, makita naman natin, enjoy siya. Maramdaman mo kay Ate Helen yung kanyang pag-miss, miss na miss niya ang kanyang nanay. Isipin mo ba naman, napakatagal na panahon bago sila nagkita. At siguro magpapasalamat din si Ate Helen kasi nabutan pa niya ang kanyang nanay na buhay pa. So, yun po yung nakita natin kay Ate Helen. At siyempre, congrats natin kasi nagtindahan sila doon. Sana palaguin yung tindahan, ha? Huwag naman yung tindahan na matulad lang kay Ate Luningning na damang karote. Kay Ate Luningning. Huwag naman, ha? Meruel, Ate Helen, huwag iasa lahat sa tindahan yung pangangailangan ng pamilya. Hindi po yan sapat. Totoo lang. Ang dami ko na pong na-witness, ang dami ko na nakita sa mga tinulungan ni Kuya Bal. Yan, tinan mo si Tatay Jaime, si Luningning, si Ate Mercy sa Paracale, wala na rin laman ng tindahan. Si marami pang tindahan na binuo si Kuya Bal, ginawa ni Kuya Bal. Kaso nga lang, inasa lahat sa tindahan, lahat ng pangailangan. Hindi po uubra yan. At ang tindahan naman, di man ganun kalaki ang kinikita. Kaya kung maaari, maghanap din ng ibang paraan. Yan, Kuya Ruel, ipakita mo na yung sipag mo dyan. Sigurado maraming matuwa sa'yo. Huwag mo ipakita yung pagkasutil mo dyan sa Surigao. Dahil maraming kaagat sa yung langgam. Oy, salamat po sa inyong lahat, ha, sa mga viewers natin. Yan lang po ang ating reaction sa mga oras na ito. At siyempre, patuloy po tayong mag-support kay Kuya Bal, kay Malingar, magkatiin. At ang inyong lingkod, Bobby TV 143. At aking Mrs. Siling TV 143. Yan, shout out po sa lahat ng viewers, sa lahat ng OFW na nanonood sa ating mga video, sa mga silent sponsor, sa mga sponsor po na tumutulong sa ating pagtulong, sa ating kawanggawa. Mabuhay po kayong lahat. Si Lord na, bahalang magbabalik sa inyo yan ng dubli-dubli. Maraming salamat po and God bless ating lahat. Bye-bye!